si Johnson Calo de Solorzano ang nangyari sa dalawang bikers na nasagasaan kahapon dito sa MOA grounds. At ngayon nga ay nagkakaroon ng vigil dito ang mga kaibigan nila at mga kapwa siklista para sa kanilang alaala. Bukas ang nasabing kalsada para lamang sa mga bikers kung saan nasagasaan ang dalawang siklista. Ngunit isang van ang biglang dumaan dito at nasagasaan ang dalawa pang nagpapahingang bikers. Agarang nirespondihan ito ng PNP, SM Emergency Response Team at LTOI Act Anti-Drug and Drug Enforcement Unit. Ngunit pareho silang binawian ng buhay. Nasa kustodiya na ng PNP ang driver at nahaharap siya sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide, damage to property at paglabag sa Republic Act 1058-6 o Anti-Drug and Drunk Driving Act of 2013. Papadalahan ng show cause order ang driver at may-ari ng van upang magpaliwanag sa LTO. Matagal ng advokasya ng LTO at IAC at ang mall na nagmamay-ari ng lugar na ito ang mahikayat ang publiko na gumamit ng bike lanes at gumawa ng mga hakbang upang pangalagaan ang bikers. Ani ng IAC, LTO, sa pagkakataong ito ay mas paitingin pa nila ang mga nasabing ahensya ang pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan pagdating sa anti-drunk and drug enforcement at sisiguraduhin mananagot sa batas ang nasabing driver. Kasalukuyan nga nagtitipon ang iba pang siklista, kaibigan at kapamilya ng dalawang yumaang siklista ngayon dito sa MOA grounds na nasagasaan kahapon. Ma'am, nagsimula na din ang isang vigil na alay sa alaala ng mga nasawi. Balik sa iyo, Tito Johnson. Ikaw, bigyan mo lang kami ng mabilis at konting background ng driver, tama ba? 18 years old, wala rin lisensya ang driver. Tama, Tito Johnson. Actually, 19 years old ang 19. Driver, walang lisensya at yung kanyang minamanayang sasakyan ay isang van na bigla na lang sumalpok sa dalawang nagpapahingang bikers nga na yumao kahapon dito sa MOA grounds. Nasaan na yung driver? Yung driver ay nasa kustodiya na ng pulis. Alright, maraming